September 1967, nang buksan ang Angat Dam, ito ang nagsusupply ng 97% ng tubig natin sa Metro Manila. Ang bawat dam ay may holding capacity. Pero ano ang mangyayari kung dahil sa lakas ng ulan, lumampas sa holding capacity ang naiipon sa dam? Walang awat sa pagragasa. Wala rin kasing lupit ang hagupit. Kapag may baha, ang ilog na nagbibigay buhay ay siya ring pumapatay. Sa ilang syudad tulad sa Lebay sa Quebec, Canada, sementado na ang paligid ng ilog. July 1996, nang bumaba ang tubig mula sa Laurentian Mountains, naging lubhang napakalakas ng ilog. Ang dam na dapat tumigil sa lakas ng ilog, pinahina ng sunod-sunod na ilog. Ang simento at aspalto sa paligid ng mga ilog ang pumigil upang masipsip ng lupa ang sobrang tubig ilan na naging higanting baha. Tila halimaw na winasak ng baha ang lahat ng madaanan nito. Halos 4,000 tao ang nawalan ng tirahan. Sa pag-aaral ni John Kelmesis sa mga baha, sinabi niyang natural phenomenon ang mga ito. Panahon pa raw ng Ice Age, nagbabaha na sa North America. Ang pagguho rin ng mga lupa ay natural sa panahon ng pagbabaha. Ito ang dahilan ng unti-unting pagbubuo ng mga bagong anyong lupa. Ngunit ang erosion na aabutin sana ng daang-daang taon ay nangyari lang sa loob ng isang araw at isang gabi. Si Dr. Greg Brooks ng Canadian Geological Team hindi rin makapaniwala sa naganap. Ang lakas ng pagbaha ay nagpaguho sa ilang daang metro ng lupa. Mahigit 700 milyong dolyar ang naging pinsala ng pagbabahang ito sa Quebec. 15,000 tao ang inilikas. Ito ang pinakamalaking sakuna sa kasaysayan ng Canada. 10 ang binawian ng buhay at marami pang iba ang nawawala. Isang sakunang nagmarka sa kasaysayan. Susunod, ang dilubyong dala ng malakas na bagyo at walang tigil na pag-ulan. Ang dapat laman ng ating survival kit sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.